Sino po yung natin na binabanggit ni Yahweh sa Genesis chapter 3 verse 22? Ayan. Genesis chapter 3 verse 22, no? Ayan. Tingnan natin kung sinong natin. Genesis chapter 3 verse 22. 22. Pakilakasan daw. Hindi naman siya doon narinig. Hindi ba narinig? Hindi, ito. Yung tagapagbasa kay Irma. Sige. Paso yun lang. Dito ka pa sa likod. Genesis chapter 3 verse 22. 3 verse 22. Pinalayas sa hardin si Adan at si Eva. Ito yung pagpapalayas ng ating Diyos. Kasi nagkasala ang tao. Sige, verse 22 to 23. Sige, basa. Genesis chapter 3, verse 22. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Iyon. Nung ang tao ay sinuway ng tao ang Diyos, nakakain sila ng pagkakilala ng mabuti at ng masama, sila'y pinalayas ng Diyos doon sa hardin, sa halamanan ng hardin. Kasi meron doon nakatayo na isang punong nagbibigay ng buhay. Baka makakain sila ng puno ng buhay at hindi na sila mamatay. At pagkatapos na sila hindi na mamatay, mabuhay ang tao ng hindi na mamamatay at makasalanan. Kaya sinabi ng Biblia na kapag ang tao'y kumain ng pagkakilala ng mabuti at ng masama, yung punong iyon ay mamamatay. Eh kung makakain ng punong kahoy ng buhay, hindi na mamamatay. Kaya ang ginawa ng Diyos ay pinalayas sila. Iyan po ang teksto dito, ang konteksto dito sa yung tinatanong, pinalayas ang tao sa kadahilan ng sila ay nagkasala na sa Diyos.